Sa tatlong years ni Mentor B, anong sekreto? Bakit di ka napapagod at tuloy-tuloy pa rin? Oh. Napapagod din. Napapagod rin. Yan yung sigurado. Si Manong B po ay napapagod rin. May mga pagkakataon na makikita niyo kung minsan hindi nagla-live, tamad na tamad, walang ina-upload na content. Kahit ngayon sa YouTube, wala akong masyadong ina-upload na content. Number one is, kasi parang ano yun, napapagod ako mag-upload ng content na hindi naman pinanonood. So, nag-iisip ako ng content na something na magiging masaya ako at the same time, something na evergreen. Kasi yung mga update, usually, pag nalampasan na, hindi na pinanonood din eh. So, I'm still thinking of strategy of doing something better, like storytelling ano style. Kagaya na naging upload ko nga pala sa Manong B Vlogs, yung about fake news. But, ano yung sekreto? Ba't di napapagod? Bakit tuloy-tuloy pa rin? Well, number one, kailangan mo humanap ng pagkakakitaan. Ano ibig ko sabihin? Hindi man ako masyadong malaki kumita sa monetization, wala akong viral video, hindi ako limpak-limpak ang kita for monetization itself, sa ads, kumikita po ako from my content. Yan po ang example. Maraming salamat po kay Mommy Guide Inc. sa iyong pa-sociabas dyan. Siyempre, diba? Maraming salamat. Salamat sa pag-appreciate, Mami Lala, Mami Guiding. Ayan, isa po yun sa mga paraan kung paano kumita. Hindi man ako kumikita sa Facebook ngayon, wala po kong stars. So, hindi kayo makakapagbigay ng stars dyan. Hindi ko alam kung bakit wala akong icon dyan. Nakao naman. But, gumagawa ako ng paraan para yung mga tao nakaka-appreciate sa akin. Gusto akong tulungan gumawa ng mas magandang content, marami pang content, para hindi ako mapagod, paipambayad ako sa internet, sa kuryente, pang-ayos ng computer, pagsisira. Gumagawa ako ng other source of income bukod sa monetization. Kasi ranas ko na eh. Madali ang monetize, pero hindi madali ang kumita kahit monetize ka na. So you have to look for other streams of income because of your content. Nandyan yung, yan, may pasosyabas tayo sa mga nakaka-appreciate. Meron tayong binibentang merch, ayan nga pa lang, ating mga merchandise, kagaya nito. Maraming sinungaling sa social media is actually available sa aking page, Manong B Print and Design. You can order it po. Tinan nyo yung iba kong design sa aking page. Nagbibenta po ako ng t-shirt, merchandise ko po. Most of my content is about yung aking mga prinsipyo as becoming a content creator at the same time para sa mga content creator. Wala po dyan masyado yung pangalan ko. It's more of pagiging content creator. Alright? Like yung babala, marami sinungan sa social media, aanhin mo ang kasikatan kung makikilalang masama, blessed content creator, proud Pinoy content creator, click subscribe, libre yan. Yung mga t-shirt ko po available po sa ating FB page, Manong B Print Design, para mag-order. Nag-offer ako ng coaching program. Recently, nilaunch ko na siya and it's doing very well naman. Meron pa rin mga kumakontak sa atin to hire our service. Pakunti-kunti na lang because hindi na ako saan tumatanggap because of the coaching, pero meron pa rin. Mga one-on-one consultation, itulungan mo ako sa ganito, and babayad ako. Yung mga tipong ganun. So, pinakasekreto para magtagal ka is maghanap ng source of income na related sa content mo. Create a business around your content. Hindi pwede sa monetization ka lang nakaasa. Kanina, lumabas na naman yung chismis na ano, wala na rubayad ang reels. Well, dito to, yun ha. Pero, paano kung bigla nga nagkaganon? Ano, wala ka nang kikitain? Diba? Nga ka na lang? So, dapat meron kang backup. Dapat meron kang pinakukunang ibang sources of income because of your content. Because of the videos that you create. Because of the audience na nakuha mo because of your content. Maghanap ka ng other source of income. Second, appreciation. Pag nakikita ko yung mga comment ng mga taong nagpapasalamat sa atin, Manong B, tinulungan mo ako, naayos ko dahil sa'yo. Manong B, naniniwala ako na ganyan-ganyan, nag-improve yung ano ko, na-monetize na yung channel ko. Si JM Lopez, na ilang beses na demonetize, lagi may message sa akin, na-monetize na ulit. Thank you, Manong B, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mapamontest yung 420 subscribers ko na channel, kung hindi mo ako bigyan ng tip. So yung mga simpleng comment ninyo, pag-recommend ninyo, yung mga inaano nyo dyan, malaking appreciation yun para sa akin. Malaking ano yun, parang boost sa akin yun. Gasolina para magpatuloy. Yes, hindi ka mapapakain ng pasasalamat, pero it is something na pwede mo pagmulak sa ibang tao. Sabi ko nga, pag tinatanong yung mga anak ko, ng mga klase nila, ng mga teacher nila, uy, nakita ko yung daddy mo sa ano? Sa social media, sa YouTube, sa Facebook, anong ginagawa nandun? Eh, nagtutuloy po yun kung paano mag-use social media, kung paano kumita sa social media. Diba nakaka-proud? Ay, bibigyan ng value yung daddy niya, no? Daddy ni Ate Bluto tsaka ni Kuya Bluto. Kesa naman yung, ay, anong ginagawa ng, ano mo doon? Ay, nakadun, nag-aaway po doon, nangaharap ng mga maaaway. Naninira po na ibang tao, di ba? Di ba? So, yun yung mga bagay na
nagtutulak sa atin magpatuloy. At syempre, yung long-term goal, yung setting expectation eh, iset mo yung expectation mo na hindi madali, na hindi mabilis. So, ibig sabihin, yes, wala pa ako sa portion na yun na kumikita ako ng malaki from ads, pero hindi ako sumusuko na makakarating ako dun. Because yung mga ginagawa kong strategy ngayon is naka-align doon sa pangarap na yun na makilala ako bilang, di ba, maging public speaker kung sakasakali, magbigay ng advice kung paano mag-grow social media, magbigay ng tips, makilala ka as number one resource na credible, magbigay ng mga YouTube tips, social media tips. So, yun yung pangarap natin. So, pag meron kang long-term goal, sinet mo expectation mo na tama, na hindi madali. Di ba? Sabi nga eh, yung dito sa social media, it's not a sprint, it's a marathon. Pag nakahanap ka ng other source of income, because of your content, kapag may mga taong nagpapasalamat, meron kang tatransform na buhay, nai-improve na buhay, nai-impart na knowledge, meron kang natatouch na lives, yan yung mga magbibigay sa'yo ng motivation para magpatuloy. At yan yung reason kung bakit after 3 years, mag-aapat na nandito pa rin ako. Kahit sa mga kasabayan natin, di ba, napagod na, nag-iba na ng direction, and that's normal naman. That's normal naman. Ang sinasabi ko lang is that, dahil meron ako nung apat na nabanggit ko sa inyo, other sources of income because of my content, pinapahalagahan ko yung appreciation ninyo, yung impact ko sa inyo, di ba, yung something that I can be proud of, pangatlo yung long-term goal ko, tsaka nakikita ko na may growth. Yung pala importante rin, nakikita, kailangan nakikita mo nag-i-improve ka. Hindi lang yung channel eh, kasi tutitinan mo yung channel, yung number of views, number of subscribers, number of followers. Hindi lang yun yung growth, kailangan yung sa sarili mo, nag-grow ka ba as a person, as a content creator. Kasi nag-grow ako, gumagaling ako mag-edit. Nagugulat na nga lang ako, di ba, nagko-coaching ako. Sabi ko, ano kaya to? Nung una, hindi ko kasi ano eh, first time ko mag-launch ang coaching, nakita ko, ah, ayoko palang gumawa ng mga template. Ganito lang pala kadali, ang bilis ko na makagawa. Nung unang-una kong ginawa yung fake news na video, sabi ko, paano kaya gagawa ng ganung script? Kaya ko kaya yung magsalita ng mga ganyan? Nakagawa ako ng script sa isang upuan lang because inspired talaga ako. Apat na page yung script. Kita nyo, inahati-hati ko sa reels ngayon, yung fake news video ko, pero lahat ng reels nagbibigay ng independent na value. They can stand alone. So, nakikita ko, nag-improve ako sa creator. Nag-improve din ako as a person. Kasi, mas na-appreciate yung mga nahihirapang content creator, na hindi pare-pareho ang, hindi tayo pare-pareho, nagkakaiba-iba tayo ng mga personality, ng pananaw, and naniniwala ako na normal lang yung disagreement. So, ako as a person, nakikita ko na nag-grow din ako. So, yun yung pinangahawakan ko, kaya nagpapatuloy pa tayo. At yan yung gusto kong i-share sa inyo para maging content creator kayo at hindi lang basta nag-upload ng video sa Facebook. Magkaiba kasi yun eh. Kapag gumagawa ka ng content, masasabi mo lang na content yan if it provides entertainment, education, or inspiration. Hindi yung basta may ma-upload ka lang. Dapat merong audience kang tinatarget. Kaya ka gumagawa ng content because of a specific audience, hindi yung basta makapag-upload lang. So, regarding sa tanong ni Coach Mel, sana nasagot ko yung question. Magandang tanong ba? Thank you very much. Sana all.